Yo mga kabaryo, welcome back to my channel. This is Lady Cimarron. Yan, so lahat ng mga ano po, mga baryo may kasaysayan. So marami pong ano, yung mga kasaysayan natin nangyari po yan sa mga baryo bago pa yan mga naging syudad. So yan, sa previous post ko, diba, binisita natin yung mga historical places in Naga. So we've been to the city. Ngayon naman po pupunta tayo sa tinatawag nilang Citadel of Bicol Culture. So yan, pupunta tayo sa isang town, sa isang municipality close to Naga. So it's called Canaman. And just like the nickname, yan, Citadel of Bicol Culture. And makikita mo, this town is really rich with history and culture. Yan, there's an old church, there are artists, so lahat po makikita na natin dyan. So they're also fisher folks, they are farmers. So yan, meron makikita natin po mamaya. So samahan nyo kami mga kabaryo, let's go sa Canaman. So ito po yung way, ito yung daan papunta doon sa ngayon. So at least may highway na papunta doon. So unlike before that, yan, kung gusto mong makapunta doon sa kanila, you have to go by boat. So yan, through Bicol River. So this one's rice field, kaya lang since umulan this past few days before the new year, kaya yan, kaya puno ng tubig yung palayan tsaka yung mga kanal. Yan yung ibang bahay nga po dito mga kabaryo sa nadadaanan namin, mga ano yan, nakalubog sa baha. So yan, saan ba hindi makita eh. Ayan, mga nakaano po yan sa ano, basa yan, basa yung ano nila, yung lawn. So anyway, yung former area, at least nung sentro siguro ng ano, yung former area ng Canaman. So it used to be forested. So maraming puno yung place na yon nung na-discover. So syempre, so kailangan ng mga tao ng hanap buhay. Yan. Kaya nagsaka sila. So kapatagan din siya, kaya yan, it's good for farming. So also may mga nakukuha ding isda po dyan sa ano, since malapit sa Bicol River, diba, halos ano lang, maraming isda nakukuha. So may mga fisher folks din sa kanila, may nagfo-farm. So yan ang mga hanap buhay mostly, and yun, nagumagawa ng ano, tiklad. So tiklad is made of ano yan, yung nipa pa, yung nipa. Yun po. So actually at least isa ito sa way para makapunta ng Canaman. Mayroong isa pang way. So ito yung dadaan ka ng downtown mismo. Yan, so downtown mismo ito. Yan mga kabaryo, Bicol River po yung nasa likod ko na yan. So nakatayo ako sa port ng Canaman, at least San Francisco, Canaman. Yan, dito po dumadaong yung bangka, tinatawag nilang lancha. So from Naga City, diretso dito. Yan, may mga stops din along the way, pero sa bawa, dito yung stop nila. Pero bagong ano na po ito, bagong gawa. So before, ano pa yan eh, maliit lang siya. So hindi pa ganyan na, mas maganda na. Yeah, at least ito po sa port ng San Francisco, Canaman. So dito po tayo sa Our Lady of Assumption Church. So this is in downtown Canaman. Yan. So ito, by the way, yung Canaman pala, it was discovered in 1580s. So mayroong mga
missionaries ng Nueva Cáceres na naligaw, yan, naligaw on their way to Nueva Cáceres, that's Naga City, from their gospel work. So parang namali ata ng ano, na-confuse ata yung bankero, napunta sila doon sa Canaman Creek. So yan, napunta sila sa Canaman Creek, nakadiretso hanggang sa ano, marating nila yung settlement. Yan. So pinang ano may pangalan niyan, Canaman. So the meaning of the root word kana is building materials. So yan, building materials, kana, K A N A. And the locomotive man, yan, the suffix. So ang ibig sabihin ng Canaman, it's a place where there are building materials. Yun po. And balik tayo sa ating Our Lady of Assumption Church. So before po, hindi pa siya ano, Our Lady of, ang patron saint dito before when it started was the San Roque. Yung di ba yung may aso? So patron saint of Canaman. But then ngayon po, Our Lady of Assumption na siya. I don't know kung kailan napalitan yung kanyang patron saint. So but before it was San Roque. Yung ano yung, it's all the way from Spain pa, sabi nila. So this church was constructed. Okay, the first church was constructed in the 1590s. So and siguro nasira siya for whatever reasons, maybe typhoon, maybe earthquake or something. So it was rebuilt in 1669. I think yung ano na yan, part pa yan ng original bricks. So kung makikita nyo po, yung ibang part, modernized na siya. So, kasi siguro nag-collapse na din. So eto, pero may ibang part pa po na anong tawag dito, yung old bricks pa yung gamit, yung former or yung original pa siguro yan. Yan, and we are so very lucky na yan, makapunta dito, makita natin yung ano, yung structure, at least yung part of the old structure ng church. So that's why I'm very thankful for this chance, for this opportunity na makapunta dito. Kaya gusto ko lang pong i-share sa inyo. Yan. So hindi pa masyadong in-depth ang ating kaalaman, pero gusto ko lang ipakita yung bird's eye view. Yan. So it's a great opportunity na andito po tayo. Makita natin ito in person. Yan. Live. Yan. So dahil nakidaan din tayo sa church, yan, makikita po natin yan. Yung nasa video na yan, sa likod ng mga ampalaya, is yung ano bang tawag dito, nipa. Yan yung ginagawang nipa, tinagawang tiklad pangbubong sa bahay. Yan. So medyo nagre-recover pa lang na ano nung bagyo. Yun, isa yon sa mga income ng mga taga dito. Of course, aside from farming, from fishing and other livelihood of the people of Canaman, Camarines Sur, yan po. So, meron din silang kung ano-ano mga activities. Yung iba, nag-work na din ata sa mga offices. So, yan. Pero mostly of the folks here in this area, ang ginagawa nila, yan, nagtatanim ng palay. Yan, palay yan po yung mga nakikita natin. So, dun sa Bicol River, nag-fishing sila, nagtatanim ng mga gulay. So, yan po yung mga ano. So, sa lupa sila nabubuhay yan. Sa lupa at tubig, syempre. Kasi kasama yung sa pamumuhay ng mga tao. Yeah, and now I want to introduce one of a very talented person from Canaman. So that's Tata Robin Nunez. Ito po isa lang sa mga talents niya. Yan. So when he was younger,
Karpentero din siya, and na-mention ko doon sa previews na vlog ko on historical places in Naga City. So isa po siya sa mga karpentero. So isa siya sa mga nagtrabaho ng tirahan ngayon ni Nuestra Señora de Peña Francia. So isa siyang karpentero. So aside from yan, pag-sculpt, paggagawa ng mga santo. So, libangan niya lang po nung una yung paggawa niyan. Kasi 'di ba yung main ano niya yung pagkakarpintero, pagmamason. So hindi lang po isang church ang alam kong kasama siyang gumawa. So, and I'm very proud to say that he is our uncle. So kapatid siyang bunso kong lalaki ng nanay ko. Yan po. Siya very talented, and aside from that, he also sings very well. So kung hindi lang po siya mahihiyain ako, baka singer siya sa ngayon. Baka sikat na singer siya ngayon. So sinamahan daw ata siya ng tatay ko na mag-edition doon sa parang tawag ng tanghalan before. Kaya lang sobrang mahihiyain ako, hindi pa naisasalang, gusto nang umuwi. So yan. And isa din po siyang haranista. Diba, naghaharana sila noon, diba? Noong mga kapanahonan, magpupunta sila sa kung saan-saan para magharana, diba? Yung halimbawa, kung ngayon mga tropa-tropa nila noon, diba? Aayain sila, o tara punta tayo doon, may magandang dilag doon, haranahin natin. So isa siya doon. So nakwento niya nga po sa amin na tatawid pa sila ng ano, ng ilog. So lalangoy sila doon yung damit nila, nakasupot lang, nakataas lang, as in hubo ata, hindi ko alam kung hubot hubad or meron namang underwear, pero tatawid sila ng ano, ng ilog, yan, nakataas lang yung mga gamit, and then yun, punta sila doon, mga harana. So those were the day. So it's really, yan, they're living up to their nickname na Citadel of Bicol Culture ang Kanaman. So yan, ang mga tao doon super talented, as in kung ano-ano, as in multi-talented sa totoo lang. Sana ganun din tayo, lalo na ako. We're going to the chapel. Ay, ayan na to. Po, yan na ang chapel ng San Francisco. Yung bawa in tawag sa kanila, tabawa. Yan, dito po, every May may novena, nine days novena, pero may lagaylay, yung tawag nila is lagaylay. May mga kabataan na kumakanta. So naka-dress up sila, and then kumakanta sila diyan, parang prayer. Parang prayer nila doon. So they've been doing that time immemorial. Parang ang tagal na nilang ginagawa yun. So naipasa na from generation to generation. So, and I'm proud to say that my mother is from this place. So kaya lang, ngayon pa lang kami halos like regular na pumupunta, nagbabalik loob. So from where we came from our roots. So maybe next time we're gonna go to my father's place as well, doon sa Iriga. Kahit modern na po yung ano, very modern na tayo ngayon, yung mga cultural something nila, na, parang na-retain pa din yung kanilang mga ginagawa even before pa na ipanganak ako, ipananganak ko tayo. So they've been doing this siguro tagal-tagal na. So pinagpapatuloy lang ng ano, ng mga bagong henerasyon. Yan. So hopefully sa May makapunta tayo para ma-experience natin kung ano ba talaga yung lagaylay. Yan, ito po isa sa ano, sa bell or bagtingan, yung tawag bagtingan. So ito pa, nakuha pa ata ito, itong remnant pa ata ito ng World War II. Yan. So at dahil na dito na din naman po tayo, lubos-lubusin ko na. Yan, may I present our very own. So ito po, it's like an heirloom sa amin. So sa family namin. Ito
si Our Lady of Angustia, or yeah, Lady of Angustia, and it's been in the family for ilang years, 100 years, more than 200 years na ata. Yan, tingnan natin. Tingnan mo, oh. 1789. Ginawa ang ano. Ang santo na to. Ito. Grabe, oh. Bigat. Yung man yan, pinigibong Elita Morobe. Mag 100 years. Ano ang Elita Ruben? Santa Angustia. Santa Angustia. Santa Angustia. Patron ni kang ano yung Santa Angustia? Wala. Nabuak doon. Nabuak? Iriga? Hilingon mo si duman sa Nabua, sa simbahan ka Nabua. Ang patron duman araw ka ini niya unsa itaas. Ikaw na kami nagkukudok-kudok kay ang tuod ko. Isi magsikon magsimba ka sa Nabua. Oo. Sa Nabua da. Oh. 17 ano? Di ko ko na wala eh. 17. Ay. 17 talaga. 1789. Si Briel ba ya? Pepe, this is very old. This one's very old. Oh, older than Lolo. Are you play with baby? Santa Alam mo, anak pintura ka ini. Si baby. Pag bulos ini yung Ano talaga tatarubin? Ang history ka ini. Hindi mo yan yung monkey. Ma, baka lang ay si Pina. O, ba dyan, tama baka si Pangalo. Picture ba yung ano? Lagi ng baka? Dyan. Come here. Kami, sari. Kami baka kita ang lalipak. Pigray ba yung mag-inang baka? Dati ng araw. Kasi yun. Ma! Mga anong anyo ito? Hey, masing kami. Siguro yun na nito. Kinakala na nga nung 17. Oo. Kala? Pakakuan na. Iuli, minan eh. Ay. Oo, ako dahil ka ni mama na sabi ni papa. Talo kami ay. Kadapol ko ng sadiri. Kami ako ba bali diyan sa listahan. Bali ka man diyan sa listahan. Pagpili mo nga ako sa diri ko man libro. Ay di paano yan may sasakyan na kami bibit-biton bina ni. Dai gra na yung tinami ka buktakan kuno. Bibit-biton ko na nga ni oh. Iniluwas na ni papa mo. Iniluwas na kang ano pigsusi ana. Bibuan nga ni. Ay may na duwa pili tapil mi may tao. Ay, libro ini. So history ka ini? Ah, igon history tarobe. Bunga ni. Sa ina. Ipapakaringan pa. Gabos na ni rasin. Kakaulungan. Hi! Merry Christmas! Inaano ko na nita. Ay, ulit ko na. Kasain mo na yan. Ulit ko na. Ay, halik eh. Ay, halik duman. O dadaroon duman. Halik, so sayo ako dyan. Sayo mo na. Ulit ko na. Dahil mo mong paparahaloyin naman si ina. Ano kami? Nangangaipuman kami si ina. Ay, nangangaipuman kami, Bin. Nangangaipuman kami. Ay, manay. Nangangaipuman kami. Paralis kita. Gabos kaya kamu. Gabos kaya kamu. Ako, abot sa naman sa Indo. Manay ka na, Bin. Mahirap naman, Bin. Merry Christmas.
Tamat na ba kami? Saro lang talaga. Saro lang. Yes, lawak. Ako lagi. Cepat niko. Masa ka natin? Ate, naulog mo. Oy, Dai, picturean mo daw ko din, Dai. Itong mga sinsu na. May sarili ng santo. Oh, ikaw mapapicture ka man, Didi. Tapos, baka man ang pinipicturean mo, santa man sana, baka ang ngirit-ngirit ko, Didi, dahil makapasahan eh. Oh, salamat. Picture video. Mga alalay po kami ni Lady si Maroon. Aldawan. Yaya kanduang aki. So yan po, maybe we're gonna have yan, one episode na ito, pag-uusapan natin si Lady Angustia. So pwede din tayong pumunta ng Nabwa or sa kung saan nakita yung ano yung imahe ni Lady Angustia. Pero ito, aside from ito, mayroon may nakuha pang image. Pero pag-uusapan natin itong ating heirloom. So, I can't imagine na mayroong ganito sa family na 1700s pa. Yan po. So, ititrace natin yan mga kabaryo. Samahan nyo ako. So, ititrace natin yung mga ganitong mga bagay-bagay. Pero may libro daw po itong kasama kung sinong unang nagmay-ari sa family. Yung ninuno namin na unang nagmay-ari nitong santo na to. So, next time, hahanapin pa nandun sa isang kamag-anak namin. So, kasi aayusin daw at nagkalasog-lasog na, nagkahiwa-hiwalay na. Yeah, sobrang saya ko po na ano na merong ganyan sa ano sa family namin. So lately ko lang po nalaman yung mga ganitong mga bagay-bagay. So and they are planning po na paggawan din ito ng chapel. So para open sa lahat. Open sa ano sa mga kapamilya, sa mga kaibigan na mag-visit para dito sa ano kay Lady Angustia. So pero po na-excite akong makita yung libro na kasama nito. Nandun yung kanununuan, parang family tree na din so, doon sa side ng mother ko. Kaya eto, grabe na excited ako. I-share ko po sa inyo pag na ano na yun, pag naayos na yung book. Idadagdag na din namin yung mga pangalan namin doon. Kasi every ano daw po generation, 'di ba? Yung mga pamilya, yung mga asawa, yung mga anak, yung mga ano, nandun na sa book na yun. Kaya ewan ko kung nakalagay na kami doon, pero kung wala pa, idadagdag ko. Idadagdag ko doon yung aming mga pangalan. And kasi makikita doon, parang ang ganda rin. Parang kaya kung sino man po yung ninuno namin. Kasi hindi ko pa alam kung sino na nag-acquire nitong Lady Angustia na to. Thank you. Kasi yan. Sobrang priceless ng pamanam niyo sa amin. Yan, thank you po na maraming. Yan, pero yung pinakang kayamanan talaga po yung ano dito, yung mga tao of course. Kasi sila yung nagpapanatili ng culture ng kahit pa yung mga sinauna pa. So ina-uphold nila yung mga pamana ng mga ninuno. Yan, thank you po. Yan. And hanggang dito na lang muna po ang aking video. Sana po may natutunan kayo katulad ng may natutunan ako. Yan. Salamat po. See you on my next video. So sana makapunta tayo doon sa mga ibang places, mga historical places pa aside sa ating mga pinaggagawa. Yan. Thank you so much po. Have a great day everyone.